All right, what's up everyone? How are you doing? We're gonna do an episode on how to teach Mimi kung paano i-resize isang sources. Okay, so Mimi, simple lang naman. So, for example, imagine mo lang itong display capture is yung window capture. Okay, kasi hindi ko siya mare-record ng hindi nakaan yung display capture, unfortunately. Okay, but as you can see, may nakikita kang red borders. Okay, so may mga red borders. Yan yung sinasabi ko kanina na sources. I mean, yan yung idadrag mo manually. Okay, kasi ang nangyari sa CS mo, saka ganito siya, di ba? Ayan. Ibig sabihin yan, yung sinet mong settings, di ba, punta ka ng settings. Okay, wait lang. I-resize muna natin ulit. Ayan. Meron kasing possibility na baka yung settings na sinet mo, okay, dito sa base tsaka sa output resolution, hindi siya same dun sa CSGO. Okay, dahil mas maliit yung size nung CSGO na window, ibig sabihin nun, mas maliit yung resolution niya in comparison dito sa pinili mong base resolution tsaka output resolution. So, dalawa lang mangyayari dyan. It's either imamatch mo, okay, i-edit mo to ngayon dun sa resolution ng CSGO mo, yung sa game mismo. Or, kung parehas sila ng aspect ratio, kasi per resolution, kanya-kanya siya ng aspect ratio eh. Hindi ko masyado siyang ma-explain, okay? If ever ba gusto mong i-message sa akin kung ano yung saktong resolution mo para mag-guide kita. Pero normally, okay, normally, kunyari 16 by, di ba kasi alam ko 1080p? 1080p yung ano mo, resolution pwede. Okay, so normally 16 by 9 yun. So, dito sa example natin, okay, ganito yung sa'yo, maliit. Okay, dalawa mo na i-explain ko. Ito yung sources, right? Dito sa right side niya, sa tabi nung parang mata na icon, is marang meron siyang locks. Okay? So kapag ganito siya, pag naka-white siya na ano, syempre, itsura naka-lock. Okay? Ibig sabihin niyan, kahit anong gawin mo, hindi mo na siya ma-edit. Hindi mo siya ma-reposition, hindi mo siya ma-resize. Okay? So, normally, dapat nilalock mo lahat tapos ang i-unlock mo lang yung gusto mong baguhin. Kasi kapag patong-patong lahat ng mga overlays mo dyan, yung mga sources mo, hindi mo malalaman kung ano yung dapat mong i-resize. Magkakamali ka ng click, kumbaga. So, in our example, kung may mga multiple sources ka, ang gawin mo is i-lock mo muna silang lahat. Ang i-unlock mo lang is yung window capture na babaguhin mo. Okay? So, ang mangyayari dito is, for you to resize yung sources, dalawang option mo. Ito yung sinasabi ko sa'yo kanina, yung preview. So, makikita mo naman doon, kung naka-close siya, okay, ito yung makikita mo. Preview is currently disabled. Enable mo lang. Okay, so makikita mo yun yung preview ng pwede namin makita na mga viewers o yung i-stream mo mismo. So, dalawang option mo. I-click mo siya mismo, okay, para pipili ka kung anong gusto mong i-resize, or kiklik mo yung source na gusto mong i-resize specifically. Mas maganda yung dito ka lang ng sources, kunyari marami kang nakalagay dyan or something, para sigurado ka na yun talaga yung mare-resize mo or gusto mong i-reposition. Okay, so for example lang, ito yung window capture. Click mo siya, kita mo yung red border. Ayan, so sakto mo lang siya. Sakto mo lang siya dun sa pinakadulo. And mag-auto lock naman niya. Kita mo naman, walang spaces, walang black. Usually kasi ganito yun. May mga black spaces yan minsan kapag hindi siya sakto. Okay? So, parang nagmamagnet naman siya, Mimi. Makikita mo. Konting galaw ko lang magmamagnet siya para full screen. Parang ganun. Maka-occupy na lahat ng space. Ganun. So, pag tapos ka na, make sure na i-lock mo lang siya. Pag nakalock yan, ito nang gawin mo. Ayan o. Hindi mo na siya mababago. Wala na yung ano, nawala na ngayon yung reposition, ganun. Kasi nakalock na. Yan yung dapat na gagawin mo kapag tapos ka na sa isang source para hindi mo siya magalaw. Kasi ito mangyayari, for example. Okay, unlock natin ito lahat. Yan ang mangyayari. Pag naka-unlock lahat, lahat yan pwede mong bago-baguhin. O, ayan, makikilik mo to, mababago mo yung mga position na hindi mo dapat babaguhin. So, best thing is, kapag tapos ka na, i-lock mo siya, or isa-isa mo muna siyang babaguhin. Kunyari, kasi sa tulad mo na kaka-start pa lang maglalagay ka pala ng overlay mo, okay, ng pa isa-isa. Mas maganda is, isa-isa mo muna silang ipuesto, tapos i-lock mo siya kapag okay na.
Yun lang naman. And that's it for tonight's episode. Have a good day, guys. This is Neil Steele. Peace out.